Ah, sí. Mayroon po ako ditong liddag kung tawagin sa amin local dialect na Ilocano na isa sa aking kinamulatang ulamin. Ibababad ko lang muna ng magdamag upang sa ganun malinis yung bituka at matanggal yung maliliit at saka yung patay para hindi makasira ng lasa. Pinost ko nga din ito sa aming FB page maliban nga sa ginataan at kinamatisan na nagawa ko na. Humingi ako ng suggestion sa iba pang masarap na paraan naman ng pagluluto. Sarap niyan may sabaw, may sampalok, tsaka bagong isda. Sagot naman dyan ni Kanayong DH Lee Boy. Shout out, idol! Kaya kinabukasan, paghatid ko kila misis sa eskwela, dinaanan ko na yung puno ng sampalok sa tabi ng kalsada. Dahil eto nga ang aking lulutuin para naman sa aking pananghalian. Kaya pagdating ko sa bahay, agad ko lang itong nilinisan para matanggal yung putik at lumot sa katawan. Sa mga katulad kong laking bukid, alam nila ang sarap nito. At halos nga ng mga suggestion, gawin ko daw ito sa sinabawan. Igi sa Ilonggo at susong papa naman daw sa Tagalog para sa dagdag kaalaman. Pinutol ko lang yung pinakapitan o yung kanyang buntot para pumasok yung lasa ng sangkap kapag pinakuluan at kapag naluto na madali na lang hugutin yung laman. Saka ko lang ulit ito hinugasan para talagang malinis at hindi maglasang putik yung sabaw. At saka ako nagpainit ng tubig. Pinalatan ko lang ito ng bagoong isda at madaming luya. Naglagay na din ako ng tanglad dahil ito ang pinakamabisa na pantanggal ng lansa. Masarap dyan samahan mo ng daludal, sabi ni Kanayong Esmael Yancy. Shout out sa iyo, idol. Daludal po sa amin ay yung ugat po ng gabi or takway naman sa Bisayas. Pero dahil maliliit pa nga yung tanim ko, kaya kumuha na lang ako ng talbos na pang-alternatibo. Nasubukan ko na din yan at talagang laban din ang sabaw. Saka ko itinuloy ang pagluluto. Isinalang ko lang yung suso at yung talbos ng gabi para sabay na sa pagpapakulo. Para maluto ng mabuti, hindi sumama yung pati. At sunod ko lang naman nilinisan yung nakuha kong talbos na sampalok. Kinamas ko lang po ito para mas lumabas yung asim at saka ko ito pinaibabaw sa aking pinapakuluan. Mabilis ang kulo lang yan at hindi ko na nga po tinakluban. Sa tingin pa lang, babangon ka sa sabaw. Pampagana ng kasukasuan at pantanggal ng hangover, ika nga. At baka wala ka pa dyan pang ulam. Daan na ho kayo, sagot ko na din ng kanin. At dahil umabot ka sa part na to, don't forget to like and share. At baka madaanan ko ang wall mo, sagot ko na din ang pang ulam o kaya ng pang merienda mo. Saka ako yumuko at nanahimik ng mga ilang sandali upang ilapit sa Diyos ang biyaya na nasa aking harapan nang sa ganon mabasbasan at magsilbing lakas sa aking pangatawan. In Jesus' name, Amen. To the hagod, mayang. Nakakagaan ang pakiramdam. Ang asim nung nilagay ho natin talbos. Hindi na ako naglabas na sausawan at saka pritong isda, pampakis na isda. Kasi sa ulam na ho ito, kumpleto na. Andito na yung ating mga kailangan sa katawan. Ito na lang nilabas ko panungkit. Pang back up kung sakaling hindi kayanin ng katulad nun. Aka pampagana na sili. Ang lakas ng aroma ng tanglad. Bango. Hindi ko dinamihin ng sabaw, paka. Nakto, lasap na lasap. Talbos man gabi. Thank you.
Asim. Sakto-sakto ho yung kanin ko. At yung tira namin kahapon, kaya nabahaw na. Diyan ko muna tatapusin yung video mga kanayan. Medyo mahaba na. At kapag sinamahan nyo ako, hanggang dulo, maubos natin ito. Mga pari-pariho tayong kabagin. Susungkitin ko na lang ang lakas makabusog nung pagsipsip.